20,000 NT na yan. Kaya lang, may panahon pang hihintayin. Yun nga lang. Kaya, pakiusapan nyo na lang yung employers nyo. At kung makakatulong kami, eh, mas mabuti. No? Para tulong-tulong tayo, pwede namin gawa ng paraan na pumayag yung employer nyo, lalo na kung may kakayahan naman. No? Tingin nyo mayaman naman. O, yung nagsasabi kanina, yung day off, ang day off is 24 hours. Every week. Kung hindi kayo pinapa-day off, tawag po kayo sa amin. Kakausapin namin yung inyong broker at employer. Kailangan nyo mag-report. Kahit sa 1955 kayo tumawag, ganun din ang sasabihin sa inyo. Kaya lang, yung iba na mga kababayan natin ay pumapayag na hindi mag-day off in exchange for overtime pay. So, wala po tayong magagawa dyan. Unang-una, hindi namin alam. Hindi naman nagre-reklamo yun. Pangalawa, pumayag siya na hindi mag-day off. O isa lang ang day off sa isang buwan o dalawa lang. Pero ang regulasyon talaga, mga kabayan, ay linggo-linggo. Kaya ginagawa ng batas yan, yun ang kailangan ng katawang lupa natin. No? Yung pahinga sa pagtatrabaho. Kasi kung trabaho kayo ng trabaho, eh, mapapahamak naman yung katawan nyo. Magkakasakit kayo, eh, lalong maging magkaroon tayo ng problema dyan. So, mag-day off po kayo. Magpahinga kayo. Hindi naman ibig sabihin na pag-day off, kailangan labas kayo ng bahay at maglakwat sa kayo dyan sa one month kung saan kayo dyan pupunta. Hindi naman ibig sabihin na yun ang gagawin nyo. Ang day off, ibig sabihin, kahit nasa bahay ka lang, hindi ka magkatrabaho maghapon. Tulog ka lang dyan. Gawin mo lang yung gusto mong gawin. Pwede yun. Day off yun. Huwag kang maggumawa ng mga trabaho. Mag-usap kayo ng employer mo. Day off ako ngayon, pero gusto ko matulog lang maghapon. Huwag niyo po akong utusan. Bukas na. Yeah, marami din kasi nagsasabi, sir, hindi daw nasusunod yun. Yes. May deductions daw pag nag-day off sila. Ay, magreklamo kayo. Yun ang dapat ireklamo. Oo. Oo, kasi meron tayong mga basic requirements na meron kayo dapat pahinga at pa pwede ninyong igawin yun sa labas or doon na hindi kayo uutusan. Yun po ang mga ating isinasangguni. So, hindi po tayo nag-aano na yung mga reklamo kasi na, syempre, matagal niyong pinagtsatsagaan. Yung sinatanong nung isa, sir, na yung overtime daw ng Sunday, kung Sunday ang day off mo, eh di dapat babayaran ka dun for that overtime. Pero kung hindi yun ang day off mo, kung hindi ibang araw, and then na nagpalit ka, pwede kasi yung pinagpalit mo yung day off mo ng ibang araw, hindi po kayo talaga babayaran dun. Pero hindi kayo didedakan kung nag-day off kayo. Kasi parte po yun ng kontrata ninyo na you should have one day off in a week. Ayun, no, si ano, si Miss